Thank you.
Magbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, dahil sa labag ng Diyos, hindi lang niya ako para sa gawain ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawain kahiyahiyan at pinagawa ng palihim. Hindi ako naninilang at hindi ko pinipili ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong itinaralan ng katotohanan at ito ay alam ng Diyos. Kaya handa akong pahatol kanino man. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, mula sa karimlan ay sisilang ang liwala. Ay siya rin magbibigay liwala sa aming mga isip upang makilala ang katapilaan ng Diyos na nagkakaya sa mga ni Kristo. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hap, kumbaga sa sisindan na palayaklapan, upang ipakilala ang dibalilit na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah.
nang muling na makita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako kaysa din sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakain mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong uli na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may ganito siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman ko ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang ating mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan ibig. Ngunit pagtanda mo, iunan mo ang iyong mga kamay at iba ang mabibigis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapararaan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang magbibalitan ang pag-usap ni na Jesus at Pedro sa
narinig natin sa Ebanghelyo, ang punong dulo ng buhay Kristiyano, gayundi ng buhay pagpapari. Ang lahat ay umiikot sa usapin ng makikipag-ugnayan o relationship. Ang buhay natin ay nakasalalay sa makikipag-ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ang balata sa tatlo ay isang relationship. Isang Diyos na dito ang tatlong persona ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang totoo, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos ay kompleto. Sapat na, ganap na kahit wala pa tayo dito sa mundo. Subalit niloob ng Diyos na lalangin tayo mga tao upang tayo makipahagi sa relasyon ng pag-ibig na pinagsasaluhan ng banal na sangkatlo. Ang ikalawang persona ng Diyos ay naging tao dahilan sa pag-ibig upang ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman inibigin ko kayo. Manatili kayo sa aking sa madaling sabi, inaanyayang tayo ni Jesus na maging kaisa ng relasyon ng banal na sangkatlo. Ang maging kaisa ng may lalang. Mangyayari ito sa paraan ng pag-ibig. Ang una at pinakadakilang utos ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-ibig. Dito mararating ng tao ang kanyang kagalakan. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi karagdagan o kapakinabangan para sa Diyos dahil hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Ang nakikinabang sa pagmamahal sa Diyos ay ang tayo. Kaya, nang tanungin ni Jesus si Pedro kung minamahal niya si Jesus, hindi ito para kay Jesus, kundi para kay Pedro mismo. Sa unang dalawang tanong ni Jesus, malakas ang loob at buong katiyagan sumagot si Pedro ng oo. Pero sa pangatlong tanong, ang kasiguruhan ay napalitan ng kababaan. Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo, mahal kayo ang sagot ni Pedro. Ang tiwala ng sarili ay napalitan ng pagpapagbayan kay Jesus. Kailangan marating ni Pedro ang ganitong pagpapagbayan sapagkat sa kanyang buhay hindi na kung ano ang kanyang gusto ang masusunod. Ani Jesus, pagtanda mo, iuunan ko ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Magagawa ni Pedro ang anumang ipagagawa sa kanya ni Jesus. Pupuntahan ni Pedro ang anumang lugar na ituro sa kanya ni Jesus. Hindi mahalaga kung sino ang kanyang mga kasalamuhan. Ang mahalaga, inaalagaan niya ang mga tupa, ang mga mananampalataya, hindi dahil sa sila ay mabait at mabubuti, kundi alam-alam sa kanyang pagmamahal kay Jesus na naunang mahal sa kanila. Ito ay para sa lahat. Sa mga mag-asawa, sa mga magkakapatid, sa obispo, sa mga pari, mga religyoso at religyosa, at sino pa man. Ito rin ang pamantayan ng mga Kristiyano kahit hindi makakilala o magkakamatan. Sa buhay ng mag-asawa, sinasabi ni San Pablo, mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sinabi rin sa mga lalaki, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia galing sa sulat sa mga taga-Efeso. Tingnan ninyo, lahat ay nakabatay hindi sapagkat ang asawa ay maganda, guwapo, mabait,
maliit na sipag o ano paman. Hindi. Ang lahat ay patungkol kay Jesus. Ganun din sa buhay pagpapari, religyoso o religyoso. Sabi ni Jesus, magmamahal kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kaya ang pari ay hindi namimili kung sino ang kanyang mamahalin, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay hindi nakasalalay sa karamihan ng tao, kundi dahil ang tao ito ay mahal ni Jesus. Yan ang dahilan kung bakit ang isang pari na nagmamahal kay Jesus ay tumatanggap ng anumang assignment at hindi namimili. Hindi mahalaga sa kanya ang urit ng trabaho, ni ang lugar, ni ang ugali ng mga tao, di po ang lugar ang mayaman o mahirap. Hindi. Alam niya na sa anumang assignment, pagdating niya doon ay naroon na si Jesus at naghihintay sa kanya. Si Jesus ang kanyang minamahal na namubuhay kasama ng mga tao sa assignment na ibinigay sa kanya. Kung hindi mahal si Jesus, talaga mamimili na. Ang pari na nagmamahal kay Jesus ay nagmamahal din sa mga lupa. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang ginawa natin sa mga aba ay ginagawa rin natin sa kanya. Sa ganitong usapin, hindi nagbibiro si Jesus. Kung hindi tayo naniniwala sa sinabi ito ni Jesus, magkakalaman-alaman tayo sa huli pagbuo. Ang ating butihing Papa Francisco ay nagbibigay sa atin ng personal na halimbawa at patuturuan ng kanyang buhay kung paano ang pagmamahal niya kay Jesus ay nagbubunga ng pagmamahal niya sa bayan ng Diyos. Ipinakita ng Papa ang kanyang pagmamahal kay Jesus sa pagtulad kay Jesus sa payag na pamumuhay. Pinarapat niyang tumira sa gitna ng mga tao sa isang maliit na park, sumasakay sa bus at nagdudulot ang kanyang sariling pagkain. Sa Argentina, na doon dati nakatira ang Papa Francisco bilang arsobispo, may kasabihan ng mga tao, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala sa mga pari. Ang sagot ni Papa Francisco, marami sa aming mga pari ang hindi nga karapat-dapat na kami ay naniniwala. Kaya tinatawagan, tinutulungan at inuutusan ni Papa Francisco ang mga pari na matapakatuturo, mabuhay ng mahal at nagbili. Nais bigyan ng pagpapahalaga ni Papa Francisco ang pamumuhay ng may kananagutan o accountability. Siya ay nagbayad sa kanyang pagtira doon sa lugar ng kanyang tinuluyan sa Roma bago pa siya nahirang napapahay. Kitang-kita na hindi niya hamon ang privilegyo o kapor. Ayaw na siya ay maging exception kahit siya ay papa sa pagbayad ng dapat bayaran. Isang pagsasabuhay ng katapatan sa katabuhan. Sa kanya humiliya sa pagkatalaga sa kanya bilang papa, binigyan niya ng piin ang kapangyarihan ng pari ay dapat kaugnay sa paglilingkod, sa pagmamahal ng pangangalaga, lalo higit sa mga pinakaluha, sa pinakamahina, sa pinakahindi-importante at sa mga madaling makalimutan. Tinatawagan din ng Papa Francisco ang mga pari na maging makawahina. Sa tuwing may pari na bumihingi sa kanilang payo, ang kanyang laging sagot, maging makawahina. Ang kanyang boto ay ganito, pinili ayon sa kamata ng Awa, chosen through the eyes of mercy. Sinabi niya na ang Diyos ay hindi napapalo na magpatawad sa atin. Sa kanyang pagpamahal kay Jesus, sinabi ng Papa na hindi ng pari ang sentro ng liturhiya, si Jesus mismo ang nag-aalay ng misa. At bilang pagsunod sa atas ni Jesus na ipangaral ng mabuting galing, ninanais ng Papa ang mga pari ay maging tunay na tagapagpatuloy ng
pagbabong Ebanghelyo sa iyo. Sa katapusan, Ebanghelyo, ang mga sinabi ni Jesus ay paliwanag kay Pedro kung paano si Pedro ay mamamatay at gayon nga ang nangyari. Ibialay ni Pedro ang kanyang buhay at ang alam sa kanyang pagmamahal kay Jesus. Ang namahal kong Reverend Anthony Raymond, hindi ka siguro magiging martir tulad ni San Pedro, pero naway ang bawat sandali ng iyong buhay ay pagsagot kay Jesus na maanong siya. Ito ay magkakaroon ng patunay sa pagmamahal mo sa kanyang mga tupa, sa bayan ng Diyos, kung saan ka man ipadala. Minamahal ko mga kapwa, pari, malindi natin si Jesus. Dito nakasalalay ang pagturan, ang kagayahan at ang umpay ng ating paglilingkod pinumpay. Mga mananampalataya, mahalitin niyo si Jesus. Ito ang magiging buhay ng pagmamahalin niyo sa inyong asawa, pamilya, mga kapitbahay at kahit hindi kakilala. Sila rin ay ating mga kapatid kay Jesus, mga kapwa at ng Diyos. Magdasal natin Minamahal ko kapatid na walang pari, dapat mong sabihin na nayagan kayo at kami yung malayang pasya na akuin ang paglilingkod kay Jesus Kristo. Nakahanda ka bang umuman na walang pasupari sa mga paring tungkulin kay isa ng obispo na mahalaga sa angka ng amang nagkapari sa pagdubay ng Espiritu Santo? Nakahanda ko. Nakahanda ka bang mag-iwang ng mga sakramento ni Kristo ng manapal at kaakit-akit upang may ialay sa amang may kapalan ang pagsamba at pagkuyan at upang may pagkaloob sa kanyang sabayanan ang kanyang buhay at kapanalan ayon sa pamana ng simbahan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang mangaral ng salita ng Diyos na mahusay at maanam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang tumulad araw-araw kay Jesus Kristo na naghahain ang kanyang sarili tungkol sa ating kapakanan sa pamamagitan ng iyong pakikisa sa kanyang gawain itigtas ang kanan? Nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. Nananako ka ba sa akin at sa aking mga magiging kahaligid na ikaw ay magiging magalang at pasigurin? Opo, nananako po. Ganoon ng Diyos na pag-alaman ang gawa nito na kanyang napasigurin. Magsitayo po. Nalangin tayo mga minamahal na kapatid sa Diyos Amang makapangyarihan upang kanyang ibuhos ng may kabutihang loob ang grasya ng kanyang pagpapala sa kanyang lingkod na pinaginta at kanyang atini sa banal na hotel sa pagpapala. Magsigod po tayo.